ginto, pilak at marpil. Check! Pero paano naman ang mga unggoy o matsing? Nakakita na ba kayo ng big old African-style apes sa Pilipinas? Well, kaya nakakita ka na kaya hindi, dapat lang napanoorin mo ang sering ito sapagkat baka mali ka nang hinahanap dahil lang ebrio na salita nito ay di naman talaga nangangahulugang malaking mga unggoy tulad ng gorila. Manood at tunghayan upang kayo mismo ang makakita. Mabuhay! Ito ang isang daang palatandaan na ang Pilipinas ay ang sinaunang lupain ng ginto na Ophir sa Biblia at sa kasaysayan. Hindi ito isang pabula at ito ay napatunayan na sa buong Solomon's Code series ng The God Culture. Dahil sa mga kahilingan ng aming mga manonood, kami ay maglalahad ng 100 palatandaan mula sa aming pananaliksik kung saan aming ibibigyan diin ang mga pinakamahalaga at pinakamakabagbag damdamin. Itong mga videos na ito ay para sa iilang walang oras manood ng Solomon's Gold series at madaling ibahagi sa mga kaibigan at pamilya, lalo na mga nag-aalinlangan. Hindi kayang palitan ng maikling video na ito ang sharing nyo na naglalaman ng 50 videos o pantayan ng pagpapatunay. Ngunit ito ay mabisa pa rin gayunpaman. Maaaring panoorin ng Solomon's Gold series para sa mas malawakang pagpapatunay. Ito ang 19 na serye ng 100 palatandaan na ang Pilipinas ay ang Ophir. Isa-isayin natin ang bawat palatandaan. Tuwing 3 taon, ang hukbong dagat ni Solomon ay bumabalik na may daladalang mga ginto, pilak at marpil na galing lahat sa Pilipinas na ating napatunayan. At ngayon naman, mga apes o unggoy. At sa susunod na video, mga pabo. Ano nga ba itong mga unggoy na nabanggit sa Biblia? Well, hindi naman talaga mga unggoy, panoorin nyo ito. Ang salitang ebrio para sa unggoy ay 2 beses lamang nabanggit sa Biblia, parehong sa sipi ng Ophir. Ito ay ang kofe, nang ibig sabihin ay unggoy o iba pang kauri nito. Kapag tinignan nyo ang mas malalim, ang Jesenius's Hebrew Lexicon, ang pinakamahabang pakahulugan ay lalo ang mga unggoy na may buntot. Ang ilan ay ginagamit ang salitang ito para sabihin na ang Ophir ay nasa Africa. Ngunit ang Africa ang kinabibilangan ni Ham, habang si Shem naman ang taga-Ophir at di siya maaaring tumira sa teritoryo ni Ham o siya ay masusumpa. At ang Ophir ay walang sumpa, kung hindi pinagpalang lupa. Isipin niyong paanot ang hukbong dagat ni Solomon na pinatatakbo ni Hiram na hari ng mga Tiro at isang Phoenician ay hahawak ng malaki at mabubuhok na mga unggoy tulad ng mga nakikita natin sa mga gubat sa Africa. Niwala silang teknolohiya at wala silang hayupan noon. Kaya ano ang magiging layunin ng mga hayop na iyon sa kanilang pangangalaga? Ang maliliit na unggoy ay mas madaling alagaan, mas palakaibigan, at mas mabilis makibagay sa paligid, hindi tulad ng malalaking unggoy. Walang pagkakasunduan para sa salitang ito bilang Aprikanong unggoy, ngunit hindi lang naman natin kailangang bumase sa itinalaga sa mga salaysay na ito. Dahil para sa mga Phoenicians o hukbong dagat ni Solomon, ay may mga naitalang mga lilok ng litrato ng mga unggoy na ito na kanilang dinala at siguro hindi sila mga nasa Africa na may maraming litrato. Noong 856 BC, napakalapit sa panahon ng hukbong dagat ni Solomon, humigit kumulang 60 taon, ang mga Phoenicians ay nagpapabalik-balik ng paglalakbay sa Ophir kada 3 taon. Ang relief o iskulturang ito ay nililok sa Assyria kung saan naging parte na ang Phoenicians sa pagdaan ng panahon. Nakahanap na kami sa wakas ng mas malinaw na kopya nito. Ito ay inilagay sa British Museum sa huli naming pagkakaalam. At ang relyebong ito o relief o iskultura ay nahanap sa palasyo ng Ashurnasirpal II.
Tignan nyo ang isinasalarawan nito. Isang namamangkang Phoenician na may daladalang dalawang unggoy, tulad ng nabanggit sa Biblia. Dinala ng mga Phoenicians mula sa Ophir ang mga unggoy na ito, at ang mga Phoenician ay nakapagkalakalan sa Greek at inulit ito ng inulit. Ngunit tignan nyo ang mga unggoy na ito. Hindi sila mga Aprikanong apes, ngunit mga unggoy lang na may buntot tulad ng binanggit at inilarawan sa Biblia sa Ebreo. Makahanap ba tayo ng ganitong unggoy sa Pilipinas? Oo naman, at ang eksaktong parehong lahi pa na iyon. Ngayon, ito ay kawili-wili o magbibigay sa iyo ng mataas na interes. Itong mama na ito, na kasing liit lamang ng unggoy, ay eksaktong kawangis ng nasa mga ukit o iskultura. Siya ay matatagpuan sa archipelago ng Pilipinas at siya ay isang katutubo. Siya ay tinatawag na Philippine Long-tailed Macaque ayon sa dalawang akademikong batayan. Talaga namang isang katutubo. At ang iba ay kinukonsidera ang salitang Ebreo na kofe na nanggaling sa Indian Sanskrit na siyang nakarating o umabot lamang sa lengguwahe ng Greek na pareho ang pakahulugan. Ang ibig sabihin ba nito'y nagmula talaga ang mga unggoy sa India? Siyempre ay hindi. At kung aakuin man ng India ang pinagmula ng unggoy sa kanilang bansa, sigurado'y kailangan pa nilang gumawa ng isang hibla ng kasaysayan kumpara sa isang daang dokumentong mayroon ng Pilipinas na nagsasabi na ito ay Ophir at hindi lamang isang katiting na etimolohiya ng salita na mula pa sa iba't ibang lengguwahe at niwalang kasaysayan. At oo, kailangan na sila'y mga isla. Ang mga isla ng India sa kasaysayan ay ang silangang Indies na siyang kinabibilangan ng Pilipinas, na siya rin pinagkukunan nila ng ginto noong mga sinaunang panahon ayon sa kanilang sariling kasaysayan. Kaya naman hindi. Kaya dapat masuri ang mga unggoy na nabanggit sa Biblia. Maaari kayang kapareho ng mga mama ang mga nakaukit sa relyebo? Ating suriin pa ito ng mas maigi. Masdan nyo ang mukha, mata, ilong at bibig. Kahit na ang kanang bahagi ng mukha, talaga namang tumutugma. Tignan nyo mga kamay, tugma. Kahit ang tangkad ay tugma. Ang paa at ang buntot, tugma. Masasabi natin ito ang unggoy mula sa Chronicles and Kings sa kwento ng Ophir. Natagpuan. Okay, 3 sa 3 o 4 sa 4 so far. Lahat ng yaman na ito ay tubong Pilipinas. Sobrang sinaunang katutubo sa Pilipinas sa malalim na pagkaantigo o deep antiquity. Isa pang segment, pabo. Mayroon nga ba nito sa Pilipinas? Hintayin at panoorin sa susunod na video. Tulad ng lagi naming sinasabi, kita niyong walang dapat na pagdebatihan na ang Pilipinas ay ang lupain ng ginto sa buong kasaysayan. Panahon na para ibalik ang kaalamang ito. Para sa mga magkokomento ng walang alam, oo, lagi kami nakakatanggap ng mga ganyan. Hinahamon namin kayong panoorin ng Solomon's Gold Series ng The God Culture, ang original na YouTube channel na nagpapatunay na ang Pilipinas ay talagang ang Ophir. Kahit dito, pinapakita lang namin ang pinakapunto. Ngunit tignan nyo kung paano kayo pahangain ng lahat ng pinagsama-samang 100 palatandaan ng kasaysayan, Biblia, siyensya, heograpya, wika at ng marami pang iba dito sa sharing ito. Maraming salamat sa panonood ng 100 palatandaan ng Pilipinas ay ang lupain ng ginto na Ophir. Kung maaari sanang mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ng notification bell. Kung gusto nyo pang lalong maintindihan, pumunta lamang sa The God Culture YouTube channel at panoorin ng Solomon's Gold Series sa wikang Ingles o Tagalog. Ang link ay makikita sa susunod na screen. Kaya nating malaman ang katotohanan at naniniwalang ito ay pag-aari ng Pilipinas at walang sino man ang kayang pabulaanan ito. Hanggang sa susunod!